So nandito tayo kay Vespa Buhangin. Actually, they're owned by Auto Hub Group. And kung hindi nyo pakilala si Auto Hub Group dito sa Mindanao, sila po yung distributor ng Mazda. When we are talking about Mazda vlog, ayun po, Disney princess natin, si Ma'am Tina. Ayun, nakita ko lang yung post niya. Every time naman na may makikita tayong post ni Ma'am Tina, basta maganda yung motor or maganda yung car, syempre bibigyan natin ng content. And isa sa crush natin na scooter is ang kanilang Primavera. Before anything else, my dear friends, you know how it goes. Let's bring the sexy music on. Alright! Not bad for a Vespa. As this is known to be an Italian brand, they're actually manufactured in either Vietnam or Thailand, pero okay lang po. Yung ganda at saka yung tipong pagiging kakaibang motorsiklo, masasabi mong Italian pa rin. And when we are talking about design, this is the verde or the relaxed green ang Englishin mo. Yung kanyang paint job, ayan, lapitan natin. Alright. Ganda talaga yun. And not just on the quality, but pang premium side, my dear friends. Pagdating sa kanyang harapan, ganito yung itsura ng lighting niya. Naka-LED po tayo, and if we're going to use the pass switch, ayan po, may pass switch yan. And the high beam, ayan, itutunog naman po pang high beam, and the turn signal as well. Although it's bulb, may diffuser siya, my dear friends, and I think this is the DRL. Ang ganda ng pagkakamot. Hindi naman pinagdamot, my dear friends. Ang ganda ng brake niya, and wala tayong makitang bulb eh. I think these are all LED, turn signals as well, bulb pa rin katulad ng harapan. So pagdating sa kanyang display, this is what we are getting. May digital sila, by the way, my dear friends. I think it's coming from the Sprint. Pero ito po, ayun na, naka-analog siya, ang ganda ng itsura. May miles per and may kilometers per, so maganda. And kapag pipindutin mo to, ayun, lalabas yung mode niya, trip B, 580 kilometers, bago pa to, sana mapinyagan din natin. May orasan siya, fuel gauge, and that's pretty much it. May mga different lightings din siya, katulad ng turn signals, iilaw siya. Low on gas, iilaw din siya. Low on oil, iilaw din siya. Or if it's becoming dry, iilaw siya. And ayun, yung kanyang high beam. And if you wanna do the pass switch, ganito po yung kanyang pass switch. So, ayan, gaganunin mo lang. Diba usually kapag hapon, ganun. So, naiiba siya. Ganito po yung kanyang high beam. Ganito yung kanyang style. Kaiba kang baga kusina. So ayan, let's see if you are going to get surprised. If you press this one, that's the way to open the seat compartment. At least a face helmet will be fine on this one. Pero sa tingin ko ka siya yung isang buwang brake mo dito, my dear friends. Dito po nakalagay or nakaposisyon ang kanyang gasolina. Ayan po. Kitang-kita, may laman. Sarap i-rides. Close natin. And if we are to open this part right here, all we have to do is do it like this. Ano? Tara nga, ayaw. Ayun. So, ganito po yung makikita natin. Very spacious. Wala kang gano'ng makikita sa kanan. Pero I'm seeing some fuse box over here, my dear friends. And, ayun, tiglilima lahat eh. So, mas magastos to kung magpapalit ka ng fuse. Let's see what we are having here. USB port. Another way to open the seat compartment is on this part. Ayan, tutunog siya. So ayan, tumunog. Ganda. Ganda na pagkakagawa. And I'm surprised actually na kahit na alam mong old school tong scooter na to, masasabi mong may mga tricks siya na makukuha. And di ba basta-basta mananakaw kasi nga all you have to do is press this one. You need to have the key para mabuksan mo siya.
Galing, galing Vespa. So, pagdating din sa kanyang stainless na side mirror, ganda, ganda kumikinang siya, my dear friends. The stainless on this part and also on this part, my dear friends, hindi pong kailangan matindi ka sa pag-aalaga kasi nga classic bike yung hawak mo. So, marami kang makikita ng stainless. Also on this part right here, yung grills niya sa harapan, ang ganda ng itsura eh. I love the way it looks. And, I know, for your aerodynamic, my dear friend, stainless din sa kanyang front fender. So, kung susundan mo lahat ng stainless part niya, my dear friends, masasabi mo may pattern na sinusundan. Kaya ang ganda ng itsura, ang ganda ng pagkakagawa. And sa tingin ko, hindi maluluma itong ganitong styling. Grab bar, it looks like it belongs as well, my dear friends. Vespa branding on this part. Ang ganda talaga ng itsura kapag primavera. And I also love this emblem, the branding. Panalo siya para sa akin. I love the way it looks. Footboard niya or floorboard niya, maganda yung pagkakagawa. Minimalist kumbaga. And if you are 5'6" tall, pasok naman po siya. On this part as well, my dear friends, so wala kang makikita ng pillion peg. So, dito sasampay yung paa ni Mack Rider, my dear friends. Masasabi mo talagang dapat or number one priority ng isang manufacturer yung kanyang seat. And ito, a premium seat, my dear friends, masasabi mo rin na yung tipong pinag-isipan ng maayos at ng maigi. So for the seat height, ma-appreciate mo siya kasi nga kahit na maliit yung uupo, pwedeng-pwede. Pero makakapag-provide siya ng comfort sa long ride kasi nga makapal talaga siya. Makapal po talaga. The same thing as on the OBR, my dear friends, makapal talaga. Ayan. And malapad. Kasi it has 13 horsepower with 12.3 Nm of torque. So para sa isang 155cc scooter, masasabi mo pa rin hindi siya yung pinaka-competitive, pero sa tingin ko, hindi yun yung approach ni Vespa pagdating dyan eh. Kasi kung gagawa sila ng racing or kung nasa racing department talaga si Vespa, di para saan pa si Aprilia, di ba? Kung gusto niya ng performance bike or performance scooter, magkapareho po sila ng company ni Aprilia. So sa lahat ng 150cc scooter na nakita ko, ito lang ata yung tipong pinakamalaki. Meron siyang 8 liters gas tank capacity. And ang kanyang fuel consumption, masasabi mo, lamang din, 49.5 km per liter. So this is technically something you can take on a long ride, my dear friends. So when it comes to the seat height, it will always be this beautiful Christina coming from Auto Hub Mindanao. Ayan po, si Auto Hub Group represent here. And 790mm siya. Si Ma'am Tina, 5'1". And kung titignan nyo po, ayan po. Kaya naman, pero tippy-toe talaga siya. Pero magaan siya, Ma'am Teams, di ba? Confirm ba? Yan totoo. Para sales talk. Hindi, so, magaan talaga. 121 kilos eh. Hindi ka magkakamali dyan. Ang front suspension. Ayan po, single lang po siya kasi naka-single-sided tayo. Kaya yung itsura. And naka-single channel ABS tayo. The same thing also on the rear, my dear friends. Ganun yung makukuha natin. Ah. Naka-drum brake tayo on this part. And kung titignan nyo yung looks ng kanyang wheels, ganyan po yung kanyang itsura. So makikita mo talagang naka-single-sided siya. Kung dito mo siya titignan, pero ay natatakpan kasi ng exhaust. Napaka-minimalist ng style niya. Hindi ko sinasabing may something questionable sa kanyang styling. I just love the way it looks. Ikaw na magsabi! Pero may sasabihin daw si Ma'am Tina. Ano yung Ma'am Teens? Dali na, nahihiya pa yun. Ang ganda talaga ni Ma'am Tini. Bumili kayo, meron siyang 20,000 kilometers free. PMS so, po siya. So, very coupon, no? Yes. Ayan, 5 coupons po siya. Five. So, 5 intervals yung maano mo. So, free coupon yan. And salamat kay Ma'am Tini. Ma'am Tins, may gusto kayo pa shoutout? Kung sino gusto bumili ng Mazda, Ma'am Teens, or link in the description na lang yung number mo or number ni Vespa. Mabait talaga si Ma'am Teens. Willing to share siya. Anyhow, my dear friends, when it comes to the price, dito kay Primavera, 150S. 150S to, di ba? Or 150 lang? 150 lang po. Ah, okay. This is the Primavera 150, but it looks like an S. Naka 233,000 Philippine pesos po tayo dito. And it's available ah. Sa banking, sino nga pala sa banking? Security Bank lang yung. And pagdating sa banking financing, Security Bank po tayo lalapit dyan.
So ayan, massive shoutout by the way to Vespa and Auto Group Mindanao. Massive shoutout especially to the staffs here. Jay, and massive shoutout kay Sir Jay. Sir Jay, may gusto kayong pa-shoutout po? Girlfriend or mga girlfriend? Asawa, anak? Katapos, mama. Ayan, massive shoutout daw kay mami niya. And ayan si Sir, sama na natin si Sir. Ano po? Hi. May gusto kayong pa-shoutout? Shoutout. Ayan, ngiting in love yung ganyan eh. So my dear friends, if you happen to like this kind of video, you know how it goes, please hit that like button. Support me, my dear friends, by sharing and by subscribing to my channel. And if you have violent reactions, go at it. Go start a riot in my comment section. And Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying, trust the process. And I'll see you next. Pakis. At least binilangan tayo, di ba? At least may countdown. And kung titignan natin yung harapan, my dear friends, ganito yung itsura niya. Pass switch tayo, ma'am. Pass switch? Sorry.